Asma. Where do you see yourself after 5 years? After 5 years. Inshallah. Nandun na kami sa gusto naming puntahan talaga. Na may permanent residency. Dalawa kasi yun minsan eh. Depende sa kung ano ibibigay ng Diyos sa amin. Kung doon, dun sa pupuntahan namin, di mas maganda yun. Kasi mas magandang future para sa mga magiging anak namin. Ganyan. Sabihin ko na nga, sa Canada ba? Nag-a-apply-apply kasi ka. Gusto ko din dyan. Nag-a-apply-apply kasi ka. Kung pagpipiliin mo ako, mas gusto ko doon. Oo, ang ganda kasi doon. Libre. Pag naging senior ka na, mas lalong mas maganda yung anong future mo. Magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho ka. Pero kahit hindi ka na masyadong mag-ipon, kasi yung kinabukasan mo for the future, eh, bibigay na ng gobyerno. Ganda nun. Pero kung hindi man ibigay na lang, nasa Bangladesh kami. Ganyan. At least meron kayong mga choices. Ganyan. Kasi habang nandito pa kami sa Kuwait, okay pa yung kontrata ng asawa ko, okay pa yung trabaho niya. Yun yung parang other plans namin. Maganda yan, tsaka may plan A plan B. Pero kung hindi talaga, kasi nga, mahirap naman talaga makapunta doon. Sa Canada. Ilan lang talaga yung talagang nabibiyayaan. Kasi draw-draw na ngayon insan eh. Depende sa luck mo. Kung ma-draw yung number mo, di maganda. Tapos meron naman yung mag-a-apply ka, yung talagang ano mo. Kasi yung in-apply namin, provincial nominee, i-draw pa yun. Kung mabunot yung number mo, di maganda. Pero meron naman yung maghahanap ka ng trabaho. Ang mahirap lang naman dun kasi lahat ng trabaho halos, eh dapat nandun ka na sa Canada mismo. Lalong-lalo na ngayon na may pandemic. Mas gusto nila yun. Yeah. O kaya mag-under agency ka. Yung agency ang maghahanap sa'yo ng trabaho. Ganun. Pero inshallah, pag bigyan tayo ng Diyos. So, ayun. Magiging part 1, part 2. 2 ito. Kasi nga ba ngayon nga 20 minutes na. So, means isang oras tayo nag-usap. Grabe ah. Oo. Kung wala sanang... Meron ka pa bang hindi natatanong? Tanungin mo na. Ano pa bang gusto kong tanungin sa'yo? Halos nabanggit mo naman na yung mga hardest things na nagawa mo sa buhay. Ganyan-ganyan. Happiest things. Ganyan. Ano pa ba? Baka ikaw may mga gusto ka pang itanong. Wala naman. Nasagot mo na lahat ng gusto kong itanong sa'yo. Ako rin naman. Tapos napagkwentuhan na rin naman natin. So, ayun. Dito na natin tatapusin. Okay. Ito, meron pa! Ano? Anong masasabi mo sa mga, nagbabash sa'yo or haters sa'yo? Ano, insan? Na-realize ko. Ano tawag ito? Na-realize ko, di ba gumawa ko ng video about dun sa na-monetize na kasi ako, tapos akala nila pag na-monetize ka na, may sahod ka na agad-agad, may pera ka na agad. Tapos hinahanap na kung asan na daw yung itutulong ko. Ganun. Napanood ko yun. Tapos, na-realize ko kasi meron tayong mga talagang solid na subscribers na bimessage sa akin, hayaan mo yan, ganyan-ganyan. Tsaka mo na lang talaga ipakita pag meron ka na. Kasi mas maraming mas makakaintindi sa'yo pag pinakita mo na sa kanila. Pero pag hindi mo kasi pinakita, mas lalo silang magdududa, ganyan. Pero huwag kang magpapekto sa kanila kasi ang dapat na nasa isip mo, yung goal mo, huwag kang magpapekto sa mga bashers-bashers. Yun ang sabi nila. Pero totoo naman, kasi pag nagpapekto ka, parang mawawala yung goal mo na
ah, dapat ito, tutulong ako. Pero kasi, mawawala yung goal mo ng pagtulong. Ang mapupunta na, ah, bakit ganito yung sinasabi nila? Bakit ganyan? Eh, wala naman akong ginagawa ganito. Parang call lang yan eh. Don't mind them. Don't mind them. Parang yung goal mo lang ang unang titignan mo. Ganon. Kasi hindi ka makakarating sa goal mo kung lagi mong dinadamdam. Or lagi mong iniisip yung mga sinasabi ng iba. Hindi mo ma-achieve yung goal mo. So, mag-focus ka sa goal mo. Ah, eto may tanong pa pala ako sa'yo. Kung ano yun yung mga sinasabi nila sa'yo. Oh. Tsaka sanay na ako. Tsaka sanay na ako insan, di ba dati pa? Hindi ko naman siguro masyadong naano to. Kaso, dati pa naman, bata pa ako, parang bully-bully ganyan. Naranasan ko yun, mga bully-bully. Pero naano ko naman, na-survive, bata pa nga ako noon eh. Di ba mas lalo sanang hindi ko maano yun kasi nga bata pa ako ganyan. Mas ano ko na ngayon kasi mas maiisip ko na kung saan ba ang tama at palikit na dapat ka. Eto may tanong pa pala ako sa'yo. Pag sinabi ni Auntie Nora na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, ayoko na dito. Ayoko na dyan sa US. Anong magiging reaction mo? Magiging ano mo sa kanya? Ako... Okay lang na umuwi siya sa Pilipinas. Okay lang siya na mag-forgood siya doon. Kasi hindi ko naman ang tawag nito. Hindi ko hahayaan na magiging malungkot siya. Kung saan siya masaya, doon ko ibibigay yung kasiyahan niya. Kasi alam ko, nalulungkot siya dito minsan. Kaya minsan nagpapaalam siya dito sa akin na, oh, pwede ba ako pumunta kita Auntie Tessie, kila uncle mo? Sige. Oh, pwede ba ako pumunta kita Auntie Auling mo? O kila Abby? Ah, marami naman pala kayong ano dyan, mga kapitbahay nyo lang? Pwede. Ano? O malayo. Marami naman pala kayong mga kakilala dyan na kakilala nyo. Oo, marami. Kaya si Mama, kung sasabihin niya sa akin na gusto niya na umuwi na for good doon, hindi ko siya pipigilan. Ibibigay ko kung anong gusto niya. Pero sa tingin ko, hindi ayaw niya nang mag-for good sa Pilipinas. Sabi niya doon, meron siyang pension. Kaso, hindi ko alam kung kakasya yung pension sa kanya, ha? Kasi maraming mangungutang sa kanya doon. Oo. Yun. Pero, ang alam ko naman, ano na siya ngayon eh, medyo, naka-adjust medyo na at peace na siya ngayon dito. Naka-adjust na. Di maganda. Tsaka, akala ko kasi, kayo lang dyan. Hindi. Madami yung naman pala kayo dyan na kachikahan niya, ganyan. Ano na ako ngayon? Ano, working from home. Oh, di mas maganda. Nag-resign ako sa job. Nag-resign. Sorry, mo natanong yun, ha? Ah. Oh, next time, natanong mo ito. Oh. Ah, edi, dagdag na natin ngayon. Ah, sige. Oh. Ano, tawag nito, nag-resign ako sa job ko na, ano, sa organ donation kasi ako dati. So, nag-procure kami ng mga organs, gano'n. Kidneys, lungs, heart, ano, tapos kinatransplant siya sa nanay langit. So, hospital ako nagtatrabaho dati, OR. So, when ako dati, surgical procurement coordinator. Yan ang trabaho dati sa hospital. So, for 8 years. Oh, tagal mo na dyan, no? For 8 years, minsan 24/7 on call. katrabaho mo mga surgeon na ang susugit. At least, mas ano ba, peaceful ka ngayon dyan? Yes. No. I should say yes. Definitely. Yes, kasi ako kasi itong work ko na to, business, parang business ko to. Ah.
Kasi caregiver, parang caregiver sa bahay mo. Ikaw nag-aalaga ng dalawang pasyente sa bahay mo mismo. Pero may license ganon? Oo, kailangan mo ng license na ganon. Hindi, na parang business mo yan, dyan, ganyan. Department of Health ang magbibigay ng license. Akala ko, for example, gaya sa akin, housewife ako. Tapos gusto ko mag-alaga dito ng pasyente, parang ganon. Hindi pwede. Ay, hindi. Mag-apply ka. Magkaroon ka ng lisensya. Akala ko ganon ka na ngayon. Hindi. Kaya naman ako nag-porsige na mag-ganitong business kasi ang goal talaga namin mag-asawa is ay, ang goal niya, ang desire ng asawa ko, eh, hindi ako magtrabaho. Kasi gusto niya, sabi niya, alam mo, napakasweet naman ng asawa ko kasi ang desire niya talaga na mag-stay home lang ako yung nagbabasa na, nasa duyan daw ako nagbabasa ng libro-libro. Oo, yun ang desire niya. Pero sabi ko, kahit naman yung profession ko, kung hindi ako mag-work, so, what if, sabi ko, ano na lang ako magtrabaho at home, sabi ko. Eh, naisip ko, meron naman akong experience na caregiving o caregiver. Nag-CNA ako dati, nag-aral ako ng CNA. Tapos, nagtrabaho ako sa kay Manang Agnes, part-time. Tapos, nagtrabaho ako sa kapitbahay nila, part-time din. So, nabuo ko yung requirements ng 1,000 hours. Yun yung kasi isang requirement din na experience ka. So, bumili kami ng bahay. Ito yung bahay na, thank you, Lord. Pinigay ni Lord to sa amin. Kasi 4-bedroom lang dati to eh. Tapos ginawa namin 5-bedroom na siya ngayon. At least, nandiyan ka na. Pero, umuwi yung mga pasyente mo sa bahay nila. Pupunta lang dyan. Dyan na sila nakatira. Lulutuan mo sila, ganon. Ng pagkain nila. Meron ako isang bed bug at saka... Ay, parang matatanda na yan, matatanda. Oo. Parang home for the aged, like, ganyan. Yes. Puso to sa Canada. Puso din sa Hawaii. Puso lahat to sa ibang lugar. Kaya lang, ang lang sa amin kasi, sa akin, dalawang room lang ang available. Kaya dalawa lang ang pasyente ko. So, di mas maganda sana kung may marami kang bedroom din? Pero kung kaya mong, kung mag-isa mo lang? Mas marami ang income doon. Oh. Kaso, ang binigyan lang sa amin ni Lord, thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng pagkata na mag-start. Kung makapag-upulad kami, di syempre, bibili kami ng mas malaki na naman. Diba? Yo, mas maganda. Pero baka pag, may baby ka na. Oo. Okay na yan. Kasi pag may baby okay ka na. Okay na yung dalawa sa akin. Kasi tignan mo si Rashid, mag-isa lang niya. Ito pala. Nagaganyan kayo, pag nag-YouTube ka, di siya nagsasalita. Tapos magsalita na. Nagsasalita naman siya insan pag wala ng camera. Itago mo yung camera. Tapos sabi ko, magsalita ka para mas maraming manood sa atin. Ayaw niya. Madami siyang mga video-video na na patago. Pero pag nakita na niya kasi na nakaano na yung camera, ayaw na niya. Pero tignan mo, nakikisama siya pag intro. Pero yun nga lang, mabilis kasi yung intro namin, di ba? Star, vlog, yun lang ang nasasabi niya. Pero hindi mo pa masyadong maintindihan. Ay, nasan na siya? Natutulog? Natutulog? Di ba nagising kasi siya kanina? Ay, patayin na muna natin to. Na natin mamaya ang kwentuhan. So, ayun mga ka-star. Once again, my cousin. Cheryl Ann Pascual Domingo Borse. Ayan. From Hawaii. Thank you, Insan. Okay, maybe, ano na you. To?
na to. Sige, send bye-bye. Thank you. You're welcome. Hello, Fer.